Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Kapatid, natapos na ang 2,000 taon na tinagal ng panahon. At sa pagkakataong ito sa pagbabalik ni Kristo dito sa sanlibutan na maghahari siya sa loob ng 1,000 taon na kasama niya ang kanyang mga katauhan. Upang malaman natin ang buong katotohanan na sa ganitong paraan nilikha ng Diyos ang programa ng The Kingdom of God at sa pamagitan ng ating tungkulin na kung summatum est, natapos na ang lahat. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na kung summatum est,
dahil natapos na ang gawain ng Diyos sa nakalipas ng 2,000 taon ni Kristo. Dahil ito naman ang 6,000 taon mula noong nagkasala si Adan. Kaya nga, nasabi natin ito na 6,000 taon dahil tinapos niya ang kanya mga gawain sa 7,000 taon na ang Diyos ay magpapahinga. At masasabi natin uli na natapos na ang 6,000 taon at nandito na tayo ngayon sa 7,000 taon na ang Diyos ay muling magpapahinga. At nang dahil dito na kinakailangan ang mga tao na maging handa sa pagbabago sa kanyang sarili upang hindi na muling mangyari na habang ang Diyos ay nagpapahinga sa panahong niyaon, si Adan ay nagkasala. Ngayon, naitayo na ang kaharian ng Diyos at ito na ang nakahanda upang papasukan ng kanyang sarili. Mga kapatid, ay bago po tayo magpatuloy sa ating programa ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, nais ko munang bumati dyan sa ating radio station, sa radio natin FM 103.1 dyan sa Ubay. At magandang hapon din po sa ating mahal na guro na si Malnari Filimon Oriambunansa na siya po ang nagbigay sa amin ng kunting kaalam upang ang salita ng Diyos ay makarating sa mga tao. At nais ko pong bumati dyan sa ating regional director, sa ating kapatid na si Haring Juanito na ating regional director ng Region 8 at sa kanyang kasama dyan na si Haring Ruel Palma, lalo na yung ating pinakamasipag na kapatid na si Rena Rosalinda Katipay at si Haring Lorenzo Silagan. Hari, kumusta ka diyan? At sa lahat ng mga nakikinig natin dyan, ng mga prinsipe at prinsisa dyan sa ating, sa abot ng lahat ng nakakinig, nakarinig ng ating programa, magandang hapon. At magandang hapon din po sa ating presidente sa Kingdom of God na si Haring Raki Riambunansa at sa kanyang kaagapay o katulong sa pagbuo ng Kingdom of God na si Haring Adolfo Riambunansa na siya po ang presidente sa PDDMC na malapit na po ito masimulaan ng ating proyekto na yan. At nais ko po rin po bumati dyan sa Mindoro. Alam kong nakikinig sila ngayon, sila Haring si Amitante at si Haring Danny Bulusan dyan po sa Tikaw, sila Haring Randy Hakar at saka si Prince Dave Alindugan. Magandang hapon po sa ating lahat po dyan sa mga nakikinig. Alam ko si Engineer Nilo ngayon nakikinig dyan sa live natin sa FB. Magandang hapon sa iyo dyan, Engineer. So, yun po, no? Na nandito na po tayo ngayon sa ating programa tungkol sa kaharian po ng Diyos. Dahil ito po ang sinabi sa banal na aklat doon kay Daniel, na ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian sa langit na hindi magigiba magpakailanman. Yung langit po na tinutukoy na ni Daniel ay hindi po yun nasa kalawakan, bagkus ay nandito po yun sa lupa. So ngayon mga kapatid, no, na sa panahon po ni Jesus doon sa Israel, kung ating pong aalamin, sa panahon po ni Jesus, nangaral po siya na tungkol sa kaharian ng Diyos at marami po ang nakinig sa kanyang aral doon sa Israel. At marami pong taga-subaybay, marami po ang naging kasama niya tungkol sa kaharian po ng Diyos. Bagkos lumalaon kung gaano kadami ang sumunod sa kanya, mas marami naman ang mga nagsipag kontra sa kanya. Isipin po natin mga kapatid, no?
Kung atin ito po ay pag-aaralan, sino nga ba ang nagbigay sa tao ng aral bago dumating si Jesus? Dumating po si Jesus, nandoon na po ang aral ng Diyos. Nasaan po ang aral po ng Diyos? Ibinigay po doon sa panahon po ni Moises. Ibinigay ang aral ng Diyos doon kay Moises. Sa panahon po ni Moises, na siya ang binigyan ng 10 utos ng Diyos upang ito'y ipaalam sa mga tao. Na mula kay Moises hanggang sa mga susunod na mga henerasyon, na yun po ang sinusunod ng mga tao, yung aral ng Diyos na ibinigay doon kay Moises, at ang aral ng Diyos na kay Moises ibinigay naman sa mga tao. Ngayon kung tayo'y naniniwala kay Jesus na Diyos, ibig sabihin si Jesus ang nagbigay doon kay Moises ng kaalam upang ibigay sa mga tao. Ang katanungan natin po dito, kung Diyos ang nagbigay doon kay Moises at si Moises ang nagbigay sa mga tao ng kaalam, at ang Diyos naman na ating pinaniniwalaan nga sa ngayon ay si Jesus, ang ating katanungan dito, bakit hindi pinaniwalaan si Jesus na siya namang kaya ang nagbigay doon kay Moises ng kaalam para ibigay sa tao? Bakit siya'y kinalaban ng mga tao? Ano nga ba ang kadahilan ng mga kapatid? Kay kung ating ito'y pag-aaralan at aalamin, kahit siya ngayon, ang hinahanap po ng tao ay ang Diyos at ang kaharian. Kasi hindi yan pwede maghiwalay, ang kaharian at ang Diyos. Hindi yan pwede maghiwalay, mga kapatid. Kaya, kung atin ito'y pag-aaralan, ang aral po ng Diyos ay nga binigay doon kay Moises, hindi yan pwede maghiwalay, mga kapatid, no? Ngayon, kung ang Diyos ang nagbigay doon sa kay Moises at sa si Moises ang nagbigay sa aral ng tao, so ngayon po, bakit siya'y kinalaban? Na si Jesus naman yun ang nagbigay doon. Di ba? Maliwanag na si Jesus ang nagbigay doon sa aral na yun. Pero bakit siya hindi pinaniwalaan? Sipin natin. Diyan sa Roma ating mababasa ang paniniwala sa pamamagitan sa pakikinig. Napakarami po tayo mga kapatid na mga nangangaral saan man ang mga denominasyon ng tao ngayon, mga sikta, ay doon po ang mga tao ngayon nakikinig. Dahil sila'y nakaintindi sa aral, sila po ay naniwala. Kaya ang sabi ng Biblia, ang paniniwala sa pamagitan ng pakikinig. Ngayon, kung ating ito alamin, ang itatayo nga ng Diyos ay kaharian. Ngayon, ang itatayo naman ngayon ng tao ay ang sekta na kanilang pinaniniwalaan o sinasabi nating denominasyon. Wala pong pagkakaiba. Wala pong pagkakaiba sa panahon ni Jesus. Ano nga ba ang ipinangaral ni Jesus doon sa Israel? Di po ba, mga kapatid, kaharian? Kaharian ang ipinangaral ng Diyos doon po sa Israel. So ngayon, itong mga nakinig kay Moises, sa aral ni Moises, na samantala ang aral ni Moises galing sa Diyos,
Ngayon, Diyos naman si Jesus, ibig sabihin si Jesus ang nagbigay doon ang kanyang espiritu na kung bakit siya'y kinalaban ng mga tao. So, ibig sabihin, talagang sadyang ang tao ay walang kasiyahan. Bakit? Dahil sa ating pakikinig sa mga sari-saring aral ng tao, ay doon ang sinasabi sa banal na aklat upang sa Episo 4.14, basahin po natin, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito doon at dinadala na magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ay yun sa mga lalang ng kamalian. Ngayon, sa ating ngayong pakikinig ng aral sa mga tao na kung sino-sino ang lumalapit sa atin upang humikayat ng mga aral o makinig ang tao ng aral, inihikayat nila na makinig ang mga tao upang sila'y paniwalaan. Di po ba mga kapatid? Ngayon, na ikaw ay dati na ngayong may aral, ano ngayon ang mangyayari sa iyo? Kung ikaw makinig, yung dati mong aral ngayon, dahil nakinig ka doon sa ibang aral ng tao, ano ang sabi sa 2 Corinto 5? Na siya'y gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Kita mo? Ngayon kung tayo maniniwala na doon sa ating pinakinggan na ikaw ay dati namang may paniniwala, ang nangyari po mga kapatid ay nagiba ang iyong paniniwala. Diba? Pabalik-balik po natin ito sinasabi. Baka sakali tayo ay makaintindi sa pamagitan din ng ating pakikinig. Dahil po bakit po may daya? Sa pamagitan daw ng daya. Bakit may daya? Dahil sinisiraan niya ang kanyang kapwa-sikta na mali yun. Kami lang ang tama. Kaya po, yun ang sinasabi na mayroong daya. Katulad po ngayon, sa pagtayo ni Malnare ng The Kingdom of God, sa panahong iyon ay maraming naniwala hanggat sa mga panahong ngayon pupunti na. Bakit? Sa panahon ni Malnare sa pagtayo na ng kaharian, ay napakarami talagang naniwala. Walang pagkakaiba sa panahon ni Jesus sa pangangaral niya tungkol sa kaharian ng Diyos. Napakaraming naniwala. Napakaraming sumunod. Pero bakit sa kalaunan kinalaban siya at ipinako pa? Ngayon, sa pagtayo ni Malhari ng The Kingdom of God, marami po ang nagsipasok sa kaharian ng Diyos. Na akala mo yung mga tupa. Doon nga sa Cavite, may nagsabi kay Malnare, Malnare, mas mabuti pa magpakita ka ng kapangyarihan upang maraming tao na papasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang sabi ni Malnare? Hindi ganyan. Kung tayo magpapakita ng kapangyarihan, kahit kambing papasok sa kaharian ng Diyos. Dahil akala mo ay tupa, yun pala ay kambing. Ngayon, kahit nga hindi nagpakita ng kapangyarihan, may mga pa pumasok pa rin na naging kambing. Bakit? Pumasok sa kaharian ng Diyos, nakakuha ng kaalam, nung siya nakakuha ng kaalam, nagtayo na rin ng sarili niyang kingdom dahil akala niya siya'y magwawagi. Bagkus ito'y katuparan lamang mga kapatid sa nang nakasulat sa banal na aklat.
Kasi kung hindi rin po mangyayari yan, ay paano rin po matutupad ang nakasulat na nakasabi nga dyan, nakasaad dyan sa banal na aklat na magsisipaglitaw ang mga bulaang propeta, mga bulaang Kristo. Kung hindi yan mangyayari, ay hindi naging totoo ang banal na aklat. Kaya lang po yan na nangyari ngayon dahil yan po ay nakasulat na maraming lilitaw na mga bulaang Kristo. Kaya ngayon, marami po ang nagtayo ng kingdom. Di ba? Kahit lang dito sa atin ngayon, marami ang nagtayo ng kingdom. Pero ang tanong, dahil iisa lang naman kaya ang Diyos na magtatayo ng kaharian at ang kanyang itatayo naman na kaharian ay iisa lang, ang katanungan, nasaan ba ang Kristo sa lahat ng mga naitayo na kaharian? Yan ba ay nasa sukat ng panahon? O nagsukat lang sila ng sarili nilang sukat? Dahil kung ito'y tatanungin mo, bakit nga ba ito'y nagsimula sa 1982? Kung iyong ima-minus ang 538 BC sa pagtayo ni Zero ng bahay ng Diyos doon sa Israel, ay i-minus po yung 538 BC sa 2520, which is the appointed time of God, ang answer po niyan ay 1982. Na kung saan yaan ang sukat ng panahon na sinasabi na history repeats itself. Tinupad lang po ni Malhari ang nakasulat sa banal na aklat. Kasi kung ikaw magtatayo kahit kubo-kubo lamang, kung hindi mo yan susukatin, ang lalabasan sa iyong kubo-kubo ay tabingiyaan dahil walang sukat. Ganyan po ang mangyayari ngayon sa mga panahong ito. Na napakarami ngayon ang nagtayo. Bakit? Nang dahil sa ambisyon sa tao. Para lamang siya makapagtayo din ng kanya, dahil sa kanyang pangarap at ambisyon, ahamakin ang lahat para lamang matupad ang kanyang mga pangarap o kagustuhan. Bagkus, yun nga ang sabi ko na yan ay katuparan sa nakasulat sa banal na aklat na marami ang magsisipaglitaw na bula ang Kristo. Lahat ng mga sukat ng panahon ibinigay po ni Mal na Hari sa atin upang ito ang ating sundan na kung saan upang hindi tayo maligaw. Ngayon, kung ang inyong mga itinayo na kaharian ay iniisip ninyo yan na iyan ay tama o sa Diyos, ay ang katanungan, saan nyo pagsisimulaan ang sukat niyan? Saan nyo sisimulaan ang sukat niyan, mga kapatid? Ay hindi po maaari na wala sa sukat ang iyong itatayo. Kasi nga, sabi nga sa banal na aklat, kung ikaw ang magtayo sa pugunan at sa lupa, ay dumating ang baha, ay masasama sa pagkaanod ang iyong bahay. Pero kung ikaw ay magtayo sa bato at kongkreto ang iyong itatayo na bahay, dumating man ang baha, ay mananatili ang iyong bahay na nakatayo. Kaya nga sinabi ni Daniel eh, ang Diyos ay magtatayo sa langit ng isang karen at hindi ito magigiba. Diba sabi niya, mananatili magpakailanman. Ibig sabihin, hindi ito magigiba, mga kapatid. Kaya ito sinabi una ng Diyos sa pamagitan ni Daniel na ang itatayo ng Diyos na karen ay hindi magigiba. Dahil marami ang magtatangkang gumiba nito.
Marami ang mag-aambisyon na sila ang totoo. Kaya nga upang mailigaw ang mga tao. Kaya nga, ano sabi nga dito sa Mateo 24:24? Sapagkat may magsisipaglitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propita at mga papakita ng mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hirang. Biro mo? Ngayon, nung pumasok sila sa kaharian ng Diyos, talagang nagdamit tupa. Pero pagpahinga sa katawan ng aming guro, ay biglang lumitaw ang pagkakambing. Akala mo ay tupa. Kaya nga mayroon sinasabi yan sa banal na aklat na may magsisilapit sa inyo na mga nakadamit, banal, o nakaparang tupa, yun pala ay mga lubong maninila. Bakit? Katuparan din po sa banal na aklat na hinahapay dito doon sa magkabi-kabila ng aral, lahat ng klase ng aral. Sa ano? Sa pamamagitan ng daya. Kasi kung walang daya, hindi sila maninira, hindi sila magkukunwari, ay wala po silang maaakit na tao. Kaya nga po sila ay naninira dahil nga po ay gusto nilang makaakit ng tao. Inuulit ko rin na po ngayon, uulitin ko po, ang sinabi po ni Malhari na walang hihigit sa gobyerno ng tao ngayon, anumang klase ng sikta, walang hihigit. Ngayon, sa gobyerno ng tao, sino mang sikta ngayon, na matayog na sikta, matibay na sikta, hindi niya pwede andirin ang gobyerno ngayon sa tao. Lalo na sa gobyerno ng Diyos. Bakit po? Ito'y pabalik-balik linggo-linggo, sinasabi ko po ito. Baka sakali ito'y maintindihan ng mga tao. Bakit po? Sa ngayon, sa gobyerno sa tao, magtayo ka ng simbahan sa barangay, kahit sa city, may barangay yaan. Hindi ka didirekta doon sa city mismo, kundi anumang barangay nga nasasakupan ng city, doon ka po. Una, magpapaalam o maghihingi ng permiso upang maitayo mo ang gusto mong itayo sa barangay na yan. Pag hindi pumayag ang barangay captain sa iyo na hingi ka ng permiso, ay hindi ka po makakapagkatayo ng iyong gustong itayo. Dahil nga po ay hindi hihigit anumang sikta sa gobyerno sa tao. Ay lalo pa yung sinabi ni Malnare na sa gobyerno sa Diyos, walang hihigit. Pag ito'y magpansyon na ang kaharian ng Diyos, dahil ito naman ay may sukat kung kailan ito magsisimula, kailan ito isasagawa, antayin lang po natin. Ang mga tumalon doon sa sikta na naghangad ng mataas na posisyon, nakinig sila ng sinasabi dito, hinahapay dito doon na magkabi-kabila ng aral ng lahat ng hangin. Bakit? Yung busis mo hangin yan eh. Hinahapay dito ka doon para maniwala ka. Sa ano? Sa pamamagitan ng daya. Bakit daya? Ay dito ka sa akin. Dahil hindi yan sila totoo. Kami ang totoo. Yan. May daya, wala? Mayroon. Kaya nga, sa pamamagitan ng daya, sisiraan niya ang isang grupo o isang tao upang siya ang kaniwalaan. So ngayon,
Kung tayo ay nakatanggap na ng tungkulin, sana nagkaroon tayo ng kasiyahan. Bago nagpahinga ang material ng katawan ni Mahal na Hari, binigyan lahat tayo ng mga kanya-kanyang mga tungkulin o gawain upang ito'y ating tuparin at gampanan. Pero ang mga tao, wala nga naman talagang kasiyahan. Kaya nga po, ay naghangad pa ng ibang posisyon na inaakala niya na doon siya giginhawa sa kanyang lilipatan. Hindi niya inisip na kung ano ito. Diba? Ang sinasabi nga sa banal na aklat, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian ng Diyos, buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Ipinapamana mo po ang kaharian ng Diyos. Ngayon, kung ito'y nalalaman nyo lamang na itong itinayo ni Mahal na Hari, ito na po ang ipinapamana sa inyo, aywan ko lamang kung hindi kayo magkandarapa maging anak nito. Dahil nga po, hindi dapat mga kapatid na atin ito'y ibaliwala kung ano man ang ibinigay sa atin ni Mahal na Hari na ating tungkulin. Dahil po, binasbasan po kayo, binigyan po kayo ng sertipiko, na yun, bayan na yan, na yun, ang barangay na yan, ay inyong mamanahin. Pagkatapos, lumipat kayo sa sikta na akala ninyo higit sila. Walang sikta, mga kapatid, na hihigit sa gobyerno sa Diyos. Dahil lalo pa nga dito sa gobyerno sa tao, wala na nga po hihigit. Lalong-lalo na sa gobyerno ng Diyos na inyo lamang binaliwala. Kaya nga po, isipin nyo mga kapatid. Kaya nga po, bakit hindi magkasundo ang mga tao? Mismo nga si Jesus, dinidibati ng mga tao doon sa Israel. Bakit? Nung sinabi nga ni Jesus na ako'y bumaba mula sa langit, ano ang sabi ni ng mga Hudyo? Paano mong sasabihin na galing ka sa langit na nakikilala namin yung ama mo at yung iyong ina? So, ibig sabihin, magkaiba talaga ang paniniwala ng mga eskriba at mga parasiyon sa langit nila at ang tinutukoy ni Jesus na langit. Ang katanungan dito, sino ba ang nagsasabi ng totoo? Si Jesus na sinasabi niya ay galing sa salangit? O itong kumukontra ng mga parasiyon at eskriba na nakikilala daw nila ang ama at ina ni Jesus? Bakit sinasabi ni Jesus na galing sa salangit? Wala po ngayon pagkakaiba sa mga tao, sa mga aral ng tao, na ang kanilang kaharian at ang Diyos ay nandoon sa kalawakan. Dito sila ginawa ng Diyos sa lupa, pero ang kanilang isip, ang Diyos, ay nandoon sa kalawakan. Pero pag nagbabautismo, tinatanong kung nakita na ang Diyos, ay nandoon sa kalawakan? Walang nakakaalam sa pagpaparito ng Diyos? Tapos sasabihin, nakita mo na ang Diyos, ay ginagawa natin mga uto-uto ang tao. Sasabihin natin ang Diyos, walang nakakaalam pagparito. Ang Diyos ay nasa kalawakan, na langit. Tapos pag nagbautismo, iluloblob, sasabihin, nakita mo na ang Diyos. Pag hindi sinasabing nakita na kahit wala, kahit ang nakita doon sa ilalim ng swimming pool ay tiles, ang nakita doon sa ilog ay bato, mga kahoy-kahoy, ang nakita sa dagat ay mga bato, buhangin, sasabihin, oo, nakita na para tumigil lang sa kaluluglog para okay na. Anong ginawa doon? Nagsinungaling. Pati yung binabautismuhan, nagsinungaling na lang na oo, nakita ko na ang Diyos para tigilan niya
sa paglulublob doon sa tubig dahil baka kinakapos na rin ng hininga. Kaya nga, ang nangyayari po mga kapatid, ginagawa nating mga uto-uto ang mga tao. Ngayon, ang mga tao ngayon, walang pagkakaiba sa ngayong panahon ito. Na marami ngayon ang mga nagbabahay-bahay. Marami ngayon ang mga nangangaral. Pero ang katanungan, nasaan ba ang Diyos? Nasikta. Kung dito naman tayo sa kaharian, dahil marami na rin ang nagtayo ngayon ng kaharian, nasaan ba ang Diyos na kaharian? Kaya nga, ito na ngayon ang sinasabi na napapahapay dito doon. Yun po ngayon ang panahong ito. Kaya nga, dapat tayo po ay mag-ingat. Dapat po tayo maging matalino, maging wise. Kung ano ba ang katotohanan. Dahil walang sikta nangangaral o denominasyon na nangangaral nang sasabihin mali sila. Ang lahat po ng mga sikta o mga denominasyon nagsasabing pawang katotohanan. Eh ngayon, kung puro katotohanan, eh nasan na yung mali? Di wala na pong nagkakamali. Dahil lahat puro totoo. Kaya yun po ang dapat natin bantayan. Ngayon, kung nasaan ang Diyos, yun ang kanyang kaharian at ang sinasabi po natin doon may kalayaan at doon may kaligtasan. Ano nga ba ang kaligtasan o kalayaan na ating inaantay sa kaharian ng Diyos? Maniwala kayo at hindi mga kapatid. Ang ating ngayong mga investor nga dito sa ating deuterium na binuo ni Malnare na ito'y pinarehistro na sa Security Exchange Commission na ito po ay mayroon na po itong investor na nakipagkontrata po sa amin na panay na po ang tawag na dapat daw magsimula na ito ngayon para pagdating ng 2022 ang mga tao makareceive na ng kanilang mga share. Pero mamamali man tayo mga kapatid, bakit? Ang sabi sa banal na aklat, ang ikalima, ang unlima ay walang langis, ang lima ay mayroon. Eh nasa loob pa tayo ng lima na walang langis, eh kung ngayon tayo magsisimula, ay namali po ang nakasulat. Kaya antayin po natin, kaya sabi namin, antayin po natin ang panahon na itinakda para sa atin. Dahil ang bunga kung hilaw pa na iyong pipitasin ay hindi yun masarap kainin. Na yan ngayon ang pag-asa ng buong mga Pilipino. Sa buong bansa natin, yun po ang pag-asa. Bakit? Lahat ng mga sikta, sinasabi ko sa inyo, wala pong deuterium doon sa kalawakan na inyong sinasabi ng langit. Ang deuterium po ay nandito po sa lupa. Kahit saan po nyo i-research yan, wala pa doon sa kalawakan, nandito lang po sa dagat ang deuterium. Wala doon sa kalawakan. Ngayon, isipin mo, mga kapatid, kahit sa Saudi Arabia, ako'y 9 na taon sa Saudi Arabia. Bakit ang mga tao doon nagkaroon sila ng mga share? Wala silang trabaho. Dahil sa langis. Yung langis po doon sa Saudi Arabia, nung ako po ay nandoon, ay pahirap ng pahirap ang pagkuha ng langis doon. Nagtayo na nga sila ng mga rig doon sa dagat upang ito'y mag-ship-ship. Di-drilling nila sa ilalim ng dagat, diretso sa lupa, para makakuha lamang ng langis. Kasi po, isipin mo, sa isang bayan, bigyan ko kayo ng sampol. Sa isang bayan, kung marami ang
isda, di ba napakamura? Pero pag walang isda sa isang bayan, napakamahal niya ng binta. Ganyan po ang ating langis ngayon sa ibang bansa. Bakit ito'y pamahal ng pamahal? Dahil ito'y pawala na. Yun po ang tinatawag ng mga fossil fuel. Ibig sabihin yan ay mayroon po yan hangganan. Yung atin dito kayamanan sa Pilipinas na inilagay ng Diyos ay wala pong hangganan. Wala pong katapusan. Everlasting po yan. Wala po yan katapusan. Kaya nga po pag yan ay mabuksan dito sa ating bansa, mag-uumpisa po ang ating proyekto sa 2022. Ang mga tumalon na mga naging barangay leader at mga municipal leader sa mga sikta, babay na lang. Kasi mabuti kung tatanggapin pa kayo upang kayo bumalik sa inyong pwesto dati. Pero pag hindi na kayo pabalikin, dyan na lang kayo sa inyong napuntahan, ay sorry na lamang. Kaya isipin po natin muna bago tayo magdesisyon. Kaya nga po ang hinahanap po namin hindi po member. Ang hinahanap po namin ang tunay na anak ng Diyos na tagapagmana sa kaharian. Isipin mo sa isang barangay kung mayroon ka lamang 1,000 na member o beneficiary dyan sa iyong barangay. Maniwala ka at hindi, walang hihigit sa iyo dyan. Kahit anong sikta pa yan, kahit pasampa na bilong na sikta na yan, under yan sa kaharian ng Diyos. Under yan sa magiging barangay king. Under yan sa magiging municipal king. Lalo na sa provincial king. Ngayon, kung kayo ay naging mga barangay leader, municipal at provincial na kayo ay umalis at tumalon doon sa sikta, ay yun ang sinasabi na stay where you are. Diyan ka na lang. Eh kung hindi ka napabalikin, kaya nga sinasabi nga ni Mahal na Hari, kung kayo'y aalis sa kaharian ng Diyos, dublihin ninyo ang inyong pagiging mabait. Dahil baka sakali na ikaw ay gustong bumalik, ay makakabalik ka. Paano ka ngayon makakabalik? Na nandito ka na nga sa kaharian ng Diyos, igumawa ka pa ng kababalaghan, ay sinasabi nga ni Manari, triplihin mo ang pagiging mabait mo. Insulto yan ng Diyos sa tao na hindi na ngayon nagawa habang nasa kaharian. Pagtalon niya pa kaya, magiging triple pa ang kanyang kabaitan. Never niya po yun magawa. Kaya para sa akin, wag lang sana pihitin ang ating isipan ng Diyos na tayo'y manatili ang ating takot at pagsunod sa kanyang mga utos. Yun po ang dapat lang nating hilingin sa Diyos, na manatili ang ating isipan, na manatili ang ating takot sa Kanya at ang ating pagsunod sa kanyang mga utos. Dahil ano ang kapalit dyan, mga kapatid? Everlasting life. Nadyan po ang ating deuterium, walang pagkahibas. Isipin mo ang nakukonsumo sa buong mundo na gasolina ay 96 million barrels a day. 96 million barrels a day sa buong mundo. Kung makakuha tayo sa deuterium ng 60 million barrels a day, kaya ba natin suportahan ang buong mundo? Kaya po, mga kapatid. Ang gasolina sa isang litro, 40 kilometers lamang po yan ang tinatakbo sa motor. Nasamantala ang deuterium, 257 kilometer ang kaya niyang takbuhin sa isang litro sa deuterium. Kaya ang 60 million barrels a day, sobra pa isuporta natin sa buong mundo. Na halimbawa sa bawat barangay, mayroon ka lang beneficiary dyan na 1,000.
bawat beneficiary mag-share ng 250,000 a month. Halimbawa, ay gaano kayaman ang barangay king dyan? Na yun ang sinasabi ng Diyos, na yun ang mamanahin mo sa kaharian. Kasi walang deuterium doon sa kalawakan, nandito po yun sa bansang Pilipinas. Kung ang inyong paniniwala nasa kalawakan, pumunta ka na kayo doon. Lalong-lalo na ngayon na may epidemya ang buong mundo para makaiwas kayo sa COVID-19, lipad na kayo papunta doon sa kalawakan. Napakahirap no mga kapatid. Ang sinasabi, walang katawan na makakapunta sa langit. Ibig sabihin, espiritu lang at patay yan. Eh, ang tanong dyan mga kapatid, itong mga mangangaral at saka yung mga naaaralan na nandudo ng kanilang kaharian, eh bakit hindi na lang sila pumunta doon? Mag-una-una na lang pumunta doon upang maiwasan na kung ano man mga nagiging problema sa bansa natin. Eh doon sa langit ay walang gutom, puro kasiyahan. Ang ibig kong sabihin, kung nandun ka lang sa kalawakan, wala ka na doon sikmura, wala ka ng tiyan doon, para hindi ka na magutom. Ano ba yan? Paano magiging kayamanan yan? Paano yan magiging biyaya na walang katapusan kung hindi mo yan papakinabangan? Dahil ba hindi ka nakakain dahil wala ka ng sikmura doon? Dito po yun sa lupa. Yung sinasabi po na sa langit ay wala ng gutom. Pag kayo po ay makatanggap na buwan-buwan ng 250,000 a month, yun ang sinasabi sa langit ay wala ng gutom, mga kapatid. Dahil puro na lang pamamasyal ang inyong gagawin. Mag-iikot na lang kayo sa buong mundo kung gugustuhin ninyo. Puro kasiyahan ang inyong gagawin. Kaya yun ang sinasabi sa bananlaplap na sa langit ay wala ng gutom. Hindi yung langit na sa kalawakan, kay walang katawan na makakarating doon. Ibig sabihin kung espiritu lang, wala ka ng sikmura. Eh ano pang mangyayari sa kayamanan na yan? Titingnan mo na lang. Ay, yun ang isipin ninyo mga kapatid. Kaya nga, sa nangyayari ngayon dito sa Kingdom of God, ito lamang po ay katuparan. Ang iba, yung mga hindi pa masyadong nakakaintindi, ano ba yan, napakagulo ng kanilang kaharian. Maraming mababasa sa social media kung saan-saan nag-aaway-aaway sila. Natural mga kapatid, dahil ang lahat ng mga espiritu sa daigdig nasa kaharian ng Diyos. Nadyan yung mga nagdadamit tupa, nagkukungwaring mabait. Pag matapos makinabang, magbubukod, magtatayo ng kingdom at sisirain na ang kanyang pinanggalingan. Katuparan po yun mga kapatid. Dahil kung hindi yun mangyayari, mamamali ang Bible na sinasabi na marami magsisipaglitaw ng mga bula ang Kristo. Kung sila ay magtatayo ng kingdom, ibig sabihin sila ang Kristo. Napakasimple yan mga kapatid. Kahit sino ang magtayo ng kingdom, basta mayroong kingdom na sinasabi, anuman ang maging kadugtong yung kingdom na yan, ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, sila po ang Kristo. Kaya tama lang po yan. Pero, paano natin makikita ang tunay at hindi tunay? Ang tunay po na kingdom nasa sukat ng panahon. Pareho sa paggawa ng kaharian ni Siro, ni Solomon, yun po ay may mga sukat ang panahon. Hindi po yun naitayo sa walang sukat ang panahon. Ang pangaral ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos, nasa sukat ng panahon. Kaya nga ngayon, kung ang inyong itinayo na kaharian ay wala sa sukat, tingnan nyo ang inyong kaharian kung anong mangyayari. Kaya nga,
ang itinayo ni Malnare na kaharian ng Diyos ay nasa sukat ng panahon. Alam nyo na yan, mga kapatid. Palibasa ay siguro naakit lamang kayo sa mga magandang aral na napahapay kayo dito doon sa magkabi-kabila ng aral sa pamagitan ng daya. Bakit may daya? May pagsisira eh. Huwag kang maniwala dyan, kami ang totoo. Wala yan sila, kami ang talagang higit sa kanila. Ito naman ang mahina ang paninindigan, hala, lipat. Kasi mas maganda ang offer, hindi niya inisip na ang kanyang iniwanan, yun na pala ang makatotohanan. Kaya dapat po natin isipin kung ano po ang dapat po nating gawin. Kaya nga po, kada Domingo po, nandito po kami, bantayan nyo po na ang aral po sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, dito lang ninyo maririnig ang mga aral na iba sa aral ng mga sikta. Isipin nyo mga kapatid, paulit-ulit po namin ito pinapaliwanag po sa inyo na itong kaharian ng Diyos na itinayo ni Mahal na Hari, ito po ay nasa sukat ng panahon. No, kaya nga dapat po natin ito'y pag-aralan, dapat po natin ito isipin kung ano itong kaharian na itinayo ni Mahal na Hari. Dahil wala pong iba na magtatayo ng kaharian ang Diyos. Ngayon, kung mayroon din nagtayo ng ibang kaharian, ay katuparan lang po yun sa banal na aklat na maraming lilitaw na bula ang Kristo. Kaya nga, nando doon yung mga pagsisiraan. Kaya nga mga kapatid, no? Ay, nung nakaraang linggo, parang nakalampas po tayo sa oras, ay ngayon ay medyo mayroon po tayong 5 minuto. Masasabi ko po sa inyo na sa ganitong araw, ganitong oras po mga kapatid, dito sa radyo natin, dito po natin maririnig ang aral na galing po kay Mahal na Hari Filemon Oriam Bonansa. Kaya nga po, kung kaligtasan o katotohanan ang gusto nyong marinig, ay nasa inyo po magsubaybay sa programa namin. Mga kapatid, no, wala na tayong oras. Babalik po kami sa ganitong araw, ganitong oras dito sa radyo natin sa Ubay. Maraming po salamat sa pangalan po ng aming kapat na mahal na guro na si Mahal na Hari Filemon Oriam Bonansa. At ito po ang inyong kapatid na si Haring Wilbert Bermog. Magandang hapon sa ating lahat. Balik po tayo dyan sa... Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng kagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Hindi natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos.
ang katotohanan. Kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng kaganapang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin.